Πάρασε ήρθω. Ray, I will be forever grateful for your presence in this world. You were brought here by God, so I can destroy you. Nadami na pati ang Diyos. Ito, mukhang nagkakainitan na talaga, hindi pa nagsisimula, pero guys, handa na ba kayo? Handa na kayo? Mukhang ready naman kayo. So, simulan natin ito, guys. Teka, patopic muna pala tayo. Yung recall natin dito, patopic tayo. Kasi manalo, mamimili ng sinong mauna. Okay. Oh! Si Ray. Okay, ayun, since mauna si Ray, let's roast, guys. Let's roast. Chan-chan. Para kang si Humpty Dumpty. Pero ang pinagkaiba nyo lang ay hindi mo na kailangan mahulog para magmukhang retarded. Palakpakan naman natin, guys, yung paklang komunista natin. Eh, nasabi ko yan kasi alam nyo, si Ray ay isang UP graduate. Nung naisip, nung nalaman kong UP graduate, kasabi ko, talino talaga nito ni Ray siguro, no? Tapos nalaman ko yung course niya, yung course niya, Philippine Arts. Pero huwag ka, yung Philippine Arts, maganda yung career path niyan. Marami siyang pwedeng puntahan, di ba? Mga napuntahan ni Ray, Accenture, Teleport. Totoo yung sinabi niya. Actually, tumawag ka nga sa akin eh. Actually, naging customer kita. Ang sabi mo, hindi ka marunong magkabit ng computer. Alam mo, Chan-chan, ang taba mo. Kaya bagay na bagay sa'yo yung pangalan mo kasi ikaw si Chan-chan, ikaw din si Chan-chan. Pero weird yung pagkataba mo, Chan-chan, eh, no? Kasi ang liit ng ulo mo, tapos ang laki ng chan mo. Pag tinitignan kita, mukha kang matalinong bowling pin. Kaya ka nasasabing uncultured eh. Alam mo, Ray, ang payat mo. Ang payat mo! Kitang-kita sa katawan ni Ray yung failure ng, ano, failure ng healthcare system sa Pilipinas. Nakita kong college graduate na kulang sa bakuna. Kaya kang gulpiin ang dalawa kong anak. Alam mo kung bakit ako ginulpin ang anak mo? Kasi kinantod ko yung asawa mo.
Kamukha mo si Gollum na nakapagtapos ng college. Tsaka alam mo kung bakit ka tumaba ng ganyan? Kasi yung may precious mo, eh buffet. Alam mo Ray, sinabi mo na pinantot mo yung asawa ko. Gusto kong mag-rebat, nakakantutin ko yung nanay mo. Kasong pangit. Yan din sinabi ko sa nanay mo. Alam nyo, yung tatay ni Ray, mahilig mag-alaga ng manok. Pero may ganito strategy yun actually, kasi pag wala na silang makain, pwede nilang ulamin yung patuka. Kaya nung ulam natin, favorito mo! Thunderbird! Ang itlog kaya yung manok na. Alam nyo, si Chan Chan, bago siya naging comedian, nag-basking muna siya. Nag-basking. Si Chan Chan ay isang basker. Ang galing, no? Kasi siya lang yung nag-iisang komedyante na alam yung feeling maging pulube. Grabe. Grabe ka, Ray. Para kung di nagtitinda ng sushi bake. UP graduate, nag-isip ng business, no? May kakambal nga para si Ray, pero hindi sila magkamuka. Takina, ayaw kong kamuka kahit ng kakambal mo rin. Kasi kamukha mo yung nanay mo. Pangit ng nanay mo. Sinabi mong pangit yung nanay ko, Chan Chan. Nakita mo na ba yung asawa mo? Si Chan Chan, kung hindi nyo alam, isa siyang writer. No? Writer siya sa Net 25 ng TV show ng title Quezon City. No? Alam mo, Chan Chan, hindi ko nagigets. Bakit mo pinagyayabang na writer ka ng Quezon City? E title pa lang, Tunog Bisaya na. Chan Chan, bakit mo pinagyayabang yung Quezon City kung yung mga audience mo ganito yung magsalita? Ala eh, nag-open ako ng TV! Pag-open ko ng TV, alam kong nakita ko, Quezon City. Grabe ka, Ray. Nangangausap ka nga mag-guest dun eh. Pangit daw yung girlfriend ko, sabi ni Ray. Pero nakita niyo na ba yung girlfriend niya? Hindi niya pinupose. Alam niyo, kaya nag-girlfriend ng mataba si Ray. Kasi akala niya sexually transmitted yung taba. Pero guys, obvious naman hindi tumaba si Ray, no? Pero may STD na siya. Ulo pa lang yun, ha?
sinabi mo na sexually transmitted yung taba. Sana sa'yo ko na lang kinuha. Alam nyo, si Chan Chan, isa siyang writer, isa siyang comedian at engineer. Tapos yung asawa niya, nagbebenta ng kandila. No? Totoo, yung asawa niya nagbebenta ng kandila. Ang amazing, no? Na yung asawa niya nagbebenta ng kandila. Kasi yung kandila, yun yung sumisimbolo sa patay nilang sex life. Pero alam niyo yung kandila na kasi, scented candle yun. Scented candle. Kaya alam niyo dahil sa scented candle na yun, natuloy yung sex life nila. Kasi finally, hindi na amoy bayag si Chan Chan. Hindi pala ito rose battle, gender reveal ni Ray. Ipag-ibig ako, gusto niya akong isex. Sobrang nag-ready si Ray, nagpatuli pa siya para dito. Pero alam niya, kaya sinagot si Ray ng girlfriend niya na matabas. Marami nagpapunti, eh, Ray, actually. Kasi naging nga, kasi akala nung girlfriend niya, yung skincare routine ni Ray, pag nakakita ni Ray nung girlfriend niya, parang laging bagong hilamos. Yung chili garlic. Pasaw-saw na yun. Chan Chan, sumasobra ka na. Dinamay mo pa yung mukha ko. Ako sumasobra na ako sa chili oil. Pero alam mo kung saan ka sumasobra? Sa chromosomes. Gusto ko lang i-continue yung asawa niya na nagbebenta ng scented candles. Kasi ito totoo, maraming flavor, maraming scent yung kandila nila Chan Chan. As in, sobrang iba-iba. No? Actually, naaamoy ko nga sa kanya yun ngayon eh. Paamoy nga ako, Chan Chan. Oo nga. Ikaw nga yung amoy talunan. Sabi ka doon sa scented candle. Humingi ka nga ng libre kanina, meron ka nga. Ay, alam nyo, narinig ko sa podcast, kwento niya, nag-tell all siya sa podcast, no? Muntik na daw ma-rape si Ray ng albularyo. Saan nagsabi nun? Pero alam nyo kung paano siya hindi na-rape, guys? Pumayag siya. Palapakan na ng Doloto, diba? Talagang sinagan nila with 7 jokes, guys. At syempre, malalaman natin ang insights sa mga judges natin for night. Simula natin kay Andrew Bernardo. Anong tingin mo sa laban na to, pare? Guys, narinig ba yung mic, ha? Yeah. Maganda yung laban. Kahit mukha silang parehas na tibo. Nag-galing pa rin sa sarili nilang kasaryan, pero alam mo, sobrang enjoy yung laban. At alam mo, good luck na lang mamaya paglabas nyo, tapos sana friends pa rin kayo pagkatapos. Sino yung boto mo, pare? Para sa akin, consistency, tapos yung gusto ko yung inasar ni Ray yung asawa ni Chan Chan, yung gusto ko eh. Just given women, pare, the business. Pero, in a funny way, guys, okay, huwag niyo kayo ganun. Pero, ang pinaka-favorito ko talaga in, like,
Kupality. Just Kupality. Bagong word. Yan yung magiging next yarn pa rin. Ginawa mo tungkol sa akin. Pero guys, malampakan nyo para sa akin ang natalo dito sa round na to, Chan-Chan, guys. Si Chan Chan ang boto ni Andren. Pakinggan naman natin na Mr. Jason Mercado. Yeah! Kiss mo! Kiss, kiss. So ayun o, so napakagaling ng dalawang contenders natin deserving na because parang lumalawas na hindi tuloy deserve nung mga na-awardan kanina. Okay, pagkabalik yung tigla 1,000 ng lima kanina. Dagdag na lang natin sa ka-final. Uy, wag naman, wala na silang pang-grabalis dito. So yun, no? So ang pinaka-tumatak sa akin na joke is yung first joke ni Tanja. Kasi, putya, pinuri niya na tigayubi, tas pinagsak niya ulit. So, yun ba? Minsan deserve din talaga nilang gano'n nila. UST! 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 Jason, kanina yung boto mo? Ibibigay ko yung vote ko kay Chan-Chan. Chan-Chan. Ito, ako gusto ko din marinig kasi ang anong thoughts ni Alexio Tabafunda dito. Alexio, ng masasad ko para. Para sa akin, panalo si Chan-Chan. Yun ang... ano gusto mo sabihin ko, Ray? Tinuhay mo yung mess mo. Ay, wala siya kasalan. Parang kakagaling yung Pearl Jam concert. Yes, ayan. Since sobrang unanimous, tayo na 3 votes straight. Para kay Chan-Chan kung si Ray Mangola. Sorry, at talo ka for tonight. Siyempre mag-a-advance si Chan-Chan para sa talagang finals natin.